Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules. Welcome to Hold the Line. Police Senior Master Sergeant Brother Aldimones, nais magbahagi. Mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic at sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe, nawa po'y makapag-share po tayo sa araw na ito. Ang mabuting balita po ngayong Enero 6, taong 2021, ay inango natin kay San Marcos, talata 6, kabanata 45 hanggang 52. At ito po'y may pamagat na lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Sabi po dito, ngunit nakita ng maalagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya napasigaw sila ang akala nila'y multo. Yan. Balikan po muna natin yung istorya. After po ni Jesus, kahapon nagpakain ng 5,000, ang ginawa niya po ay pinauna niya po yung kanyang mga alagad para lumipat bukod sa kabilang ibayo. Pero before po doon, ang ginawa po ng ating Panginoon, siya po yung umakyat sa bundok o sa isang burol upang manalangin. Ang first kita natin dito, yung first point na nakita natin dito ay ang Diyos talaga natin na Panginoong Jesus, ang pinaka-key niya talaga lagi is panalangin. Ngayon, kung susumahin natin, mga hapon noon or gabi na nung pinaalis niya ang mga alagad. Pero ang sabi dito sa gospel, magmamadaling araw na, hindi pa rin nakakarating ang mga alagad. Pero kung tutuusin, parang iilang kilometro lamang daw po ang layo ng pinanggaling at pupuntahan. Bakit kaya hindi sila kaagad nakapunta? Sapagkat sila daw po'y pasalungat sa alon. Pero makita mo, sa mahabang panahon ng struggle nitong mga alagad na ito sa pagsabuan nila, naawa sa kanilang Panginoon. Kaya sinundan agad sila ng ating Panginoon. Ito ngayon yung second pagbulayan natin. Tayo ba'y sumasagwan sa oras na ito? At tayo ba'y salungat sa alon? Tayo ba'y salungat sa alon ng buhay sa mundong ating ginagalawan? Bakit? Kasi ang gusto ng mundo, kasamaan, kasayahan, kaungasan, kawalangyaan, pero ang gusto ng Diyos ay tama, wasto at by direction na papuntang langit. Kaya kung nakikita natin ang pagsagwan natin papunta kay Jesus ay sumasalungat, huwag kang matakot. Sapagkat bagamat kala mo hindi ka umaandar, papunta na sa iyo ang Diyos. Nakikita ka niya, alam niya kung ano yung ginagalawan mo. At hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. Pero yung word na pangatlong pinakagusto kong mas magandang pagbulayan, yung sila'y natakot, ito, at sila'y lumakad sa ibabaw ng tubig kaya napasigaw sila ang akala nila'y multo. Napagkamalan ng mga alagad na multo ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang tanong kapatid, may multo ka ba na kinatatakutan sa araw dito? Ano tong multo na gusto natin tukuyin? Multo ng pinansyal, multo ng emosyonal, multo ng sakit ng kahapon, multo ng kasalanan na nagawa natin at na hanggang ngayon hindi natin mabitawan. Ito ngayon yung takot na patuloy na gumagambala sa atin kung bakit hindi tayo makausad sa ating buhay pananampalataya. Kapatid, kung nakikita mo na hindi ka makausad at natatakot ka sa araw na ito dahil sa multong ginawa mo, isa lamang ang magandang gawin mo. Sa paglapit ni Jesus sa bangka mo, salubungin mo siya at sabi mo sa kanya, Panginoon, ako po yung natatakot at nais ko na pong isurrender sa iyo ang aking buhay, ang aking bangkang ginagalawan. Kapatid, pagbulayan natin, ano yung multo na meron ka sa araw na ito? Ano yung multo na ito na tumatakot sa iyo? Ipanalangin natin na nawa sa biyaya at grasya ng Panginoon, makayanan natin at mapagtagumpayan natin ito sa pangalan ni Jesus. Three prayer. Lord, yung multo na meron ako, gusto kong isurrender. Second, Panginoon, yung panalangin na ginagawa mo, nawa patuloy akong laging makapanalangin. And then the third, Lord, nais ko na pong umabante yung bangka na ginagalawan ko. Financially, emotionally, pananampalataya, yung pag-ibig na meron ako, Lord, at higit sa lahat,
yung nawala sa aking kaligayahan. Nais kong iusad ito, Panginoon, at nais ko yung bangka na ito'y kasakasama kita sa paglalayag. Let's pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat sa paalala mo sa araw na ito na napakabisa talaga ng panalangin, na ikaw man na Diyos ay dananalangin sa Ama. Kaya sa ospo na ito, itinataas namin yung bangkang aming sinasakyan, bangkang ayaw umusad dahil kami salungat sa mundo, dahil kami salungat sa mga maling gawain. Panginoon, alam namin na pagkasama ka namin, hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mangamba. At Panginoon, sa oras na ito, sinusurrender namin yung aming mga multo, yung aming mga takot sa pera, sa kalusugan, sa health, sa COVID-19 na ito, Panginoon. Panginoon, amin ang ipinagkakatiwala sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, ang pangalang Yesus. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sa araw na ito, at alam namin, walang imposible sa iyong kapangyarihan, at alam namin that you are everything, the great provider, the healer, the savior. And we ask this in the mighty name of Jesus who lives and reigns now and forever. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, amen. Mula po dito sa pamamahala ng Makati City Police Station, bumabati ang inyong lingkod, Just Hold the Line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.